Uhayo mga gamers. Sa videong ito mga kaibigan ay isi-share ko po sa inyo ang tatlong dahilan kung bakit naiipit po yung ugat sa leeg o sa batok. So para po sa inyong kaalaman mga kaibigan, ako po ay naipitan ng ugat sa leeg at ako po ay naoperahan. Pero bago po yun mga kaibigan, kung bago po kayo sa channel na to, pakisubscribe naman po ang amin channel. Wala naman po sigurong mawawala sa inyo. Tama po ba? Ang sabi ng doktor sa akin mga kaibigan, may tatlong dahilan kung bakit naiipit yung ugat po natin sa leeg. Kaya isa-isahin po natin yan mga kaibigan. Una, ang number one po mga kaibigan, kung bakit may ugat na naiipit sa leeg, dahil daw po sa lahi. So may mga lahi daw po na yung litid natin mga kaibigan, namamaga at tumitigas. Kaya yun yung dahilan kaya naiipit yung ugat natin sa leeg. Dahil sa ugat po natin sa batok o sa leeg mga kaibigan, ganito po yung hitsura ng buto natin sa leeg o sa batok mga kaibigan. So ngayon, sa loob po ng butong ito mga kaibigan, ang kasunod ay litid po yon. Kasunod naman ng litid ay ang ugat. Ngayon, kapag ang litid po natin tumigas, namaga, yun yung dahilan kaya naiipit yung ugat. Yan po ang pinaliwanag sa akin ng doktor kung bakit naiipit daw po yung ugat ko. Pero sinabi ko po sa doktor na sa lahi po namin, ako lang po ang nagkaroon ng karamdaman na ganito. Ako pa lang po ang nagkasakit ng ganito. Pero ang sabi sa akin ng doktor, baka nakuha ko raw po ang sakit na ito sa side po namin sa Hapon o sa Japanese. Dahil ako po ay Japanese descendant. At ang sakit daw po na ito mga kaibigan, ay sakit daw po ng mga Hapon dahil marami daw po siyang naoperahang mga Hapon na ganito yung karamdaman. Tumigas yung litid o kaya naipit yung ugat. Nasa 200 plus na daw po yung naoperahan niya. At napakapalad ko raw po, napakaswerte ko po dahil lumabas sa akin ang karamdamang ito na bata pa raw po ako. Dahil kadalasan daw po, ang karamdamang ito lumalabas kapag 60 years old na po pataas. Kaya yung dito sa Japan, yung mga naoperahan niya mga kaibigan, mga matatanda na po. Yung iba naka-recover, ang iba naman po gulay. Ayan, na-paralyze po talaga. Ang pangalawa po mga kaibigan, na dahilan kung bakit naiipit yung ugat po natin sa leeg, dahil lagi daw po tayong nakayuko. Yan po ang inaamin ko sa doktor dahil lagi po akong nakayuko mga kaibigan. Dahil ang trabaho ko po dito sa Japan mga kaibigan, barituri po kami o tagakiskis ng bakal, yung mga parts ng sasakyan. Tapos yung kagrupo ko po mga kaibigan, kasamahan ko sa table, mababa lang po siya, nasa 4'9 yung height niya. Ibang lahi po siya, Peruano po. Kaya yung sukat ng table namin mga kaibigan, doon po sa kanya para hindi po siya nahihirapan. So kaya ako, nakayuko po akong nagtatrabaho mga kaibigan. Mahigit 3 taon po akong nagtatrabaho sa kumpanyang yon mga kaibigan. At mahigit 3 taon din po akong nakayuko araw-araw. Tapos pagkatapos ng trabaho ko mga kaibigan, pag uwi sa bahay, dahil meron po akong online business, may online negosyo. Ayan. So, lagi din po akong nakayuko gamit yung cellphone ko. Mga ilang oras din po ako gumagamit ng cellphone na nakayuko. Kaya, kung ikaw na nakapanood ng videong ito, mga kaibigan, at lagi kang nakayuko sa trabaho o di kaya laging nakayuko gamit ang cellphone mo, iwas-iwasan na po natin yan, mga kaibigan, para hindi po maipit yung ugat natin. Pangatlo mga kaibigan na dahilan kung bakit naiipit yung ugat natin sa leeg ay yung aksidente po mga kaibigan. So ako dito sa Japan mga kaibigan, na aksidente po ako, car accident po
pero matagal na po yun, mga kaibigan. Year 2007 pa po yun, mga kaibigan. Nabunggo po yung sasakyan na minamaniho ko po dito sa Japan. At umikot yung sasakyan. Medyo malakas yung pagkabunggo na yun, mga kaibigan. Kaya sabi ng doktor, baka yun din yung dahilan kung bakit tumigas yung litid ko po at namaga. At noong 2017, mga kaibigan, nalaglag din po ako ng hagdanan. Umakyat po ako sa pader sa likod ng bahay namin, tapos tumaob yung pinapatungan ko at nalaglag po ako. Yun din daw po ang isang dahilan kung bakit ako naipitan ng ugat. So yan po yung tatlong dahilan kung bakit may mga ugat na naiipit po sa leeg. Una, sa lahi. Pangalawa, yung laging nakayuko. Pangatlo, aksidente. Kaya mag-ingat po tayo lagi, mga kaibigan. So ang palatandaan po na may naiipit po na ugat sa ating leeg, mga kaibigan, sa akin, manhid po yung mga kamay ko, yung daliri ko, lalo na yung dulo ng daliri. Ayan, namamanhid po yun, mga kaibigan, at wala na pong pakiramdam. Kahit ano pong maliliit na bagay na hinahawakan ko, hindi ko na po mararamdaman o hindi ko na po madampot. Yung botones, hindi ko na po kayang isara yun dahil wala nang pakiramdam yung mga daliri ko. At dahan-dahang nawalan ng lakas yung kaliwang braso ko. So yan yung palatandaan. Kaya kung meron po kayong nararamdaman na kakaiba sa inyong katawan, mga kaibigan, sa leeg o di kaya namamanhid yung mga kamay nyo, magpa-check up po kayo agad, mga kaibigan, para malaman nyo po kung ano po ang dahilan yan. Maraming salamat po sa panonood, mga kaibigan. Kung nakatulong po sa inyo ang videong ito, paki-subscribe po ang aming channel. Maraming salamat po at mag-ingat po tayo lagi, mga kaibigan. Power! Ilan na yun ang kapindot, ano yung kuhan? Ang isang kabutan niya para sa itay. Wala yan. Pindutan ako? Oo. Ay lang. Ako. Pero nalay ang kuhan. Sakit kayo? Hindi kaya raman ang sakit. Manang kuhan, sige hanap ko. Pindot kay kuhan na. Kasi sige ito pindot, ana. Sundaan saan. Tulog. Tulog na. Thank you.